sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa News Light. Sa pagkakataong ito, alamin natin ang naging reaksyon at kuro-kuro ng mga senador sa isinagawang sona ng Pangulo. Pasado ba ang kanilang naging grado o hindi? Narito ang ulat ni Joash Bermejo. Magandang gabi sa iyo, Joash. Yes, Arm. Magandang gabi. Hati ang naging reaksyon ng ilang mga senador ukol sa naging talumpati ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang ikalimang State of the Nation address sa sona kanina. Pangunahing tumutok ang naging talumpati ng Pangulo sa umano'y mga naging achievements ng kanyang administrasyon sa larangan ng pagbibigay ng trabaho at pagkakataon para sa mga Pilipino, pagre-resolba sa backlog sa edukasyon, pagkakamit ng 1:1 police to pistol ratio, modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao at pag-unlad ng ekonomiya. Subalit para sa anak ng malapit na kalaban sa politika ng pamilya ng Pangulo na si Senador Bongbong Marcos, tila nakulangan umano siya sa naging talumpati ng Pangulo. Iginit nito na wala naman umanong mga bagong polisiya na inilatag ang Pangulo sa kanyang sona. Gayunpaman, marami pa rin sa mga senador ang nakontento at masaya sa naging laman ng talumpati ni Pangulong Aquino. Para kay Senator Gis Escudero, maganda ang naging laman ng talumpati ng Pangulo. Mabuti na rin umano at hindi na tinalakay ng Pangulo sa kanyang naging sona ang isyu kaugnay ng DAP at ng pork barrel scam. Pinagtanggol rin ng mga kaalyado ng Pangulo sa Senado ang naging pagiging emosyonal ng Pangulo sa naging talumpati. Para kay Senadora Cynthia Villar, tila ininda lamang umano ng Pangulo ang mga patikos at isyong pinupukol rito. Naniniwala rin si Senador TJ Gingona na ang pagiging emosyonal ng Pangulo ay dahil sa sakit sa damdamin na naidulot rito kasunod ng mga pagpatikos laban sa kanya, kaugnay ng issue ng pagpapatupad ng pamahalaan sa multibilyong pisong Disbursement Acceleration Program. Ako po inyong kaibigan, Joash Bermejo para sa Newslight.